ka naman ang inyong lingkod, yung Lola Dalosa. Hala? Ano to? Parang notebook? Notebook? Uy, may sulat. Oh, diary ba to? Parang hindi. Ang daming sulat. Ay, diary na parang kwento? Basahin ko nga. Hindi ko maintindihan eh. Wow, interesting. Basahin ko na lang. Teka, punta muna ako sa kwarto. Magbabasa ako nito. Parang maganda siya. Ang aking unang araw sa Manila. Isinulat ni Mandabs. Oh, Lola, kamusta po? Meron pa akong nakitang notebook doon sa taas. Kukwento ko na lang po sa inyo yung nabasa ko doon. Ang ganda po. Nakaka-inspire talaga siya. Promise po. Ano ba yan, Apa? Oh, sige. Kwento mo na. Makikinig na ako, ha? Ito pong kwento ay isinulat po ito ni Mandabs yung unang araw po niya sa Manila. Ang sabi niya po, pagdating niya po sa Manila, ay pumunta po agad siya sa may mall, dun po sa may Trinoma. Opo. Tapos, pumunta po siya dun sa may third floor, doon sa may parang parking nila, doon yung may mga laruan doon. Tapos, doon siya sa may malapit sa CR banda. Yun, nakaupo. Maya-maya, habang nakaupo siya doon, merong lumapit sa kanya na matanda. Sabi niya, "Otoy! Pakihawak naman ng bag ko, Otoy! Mag-CR lang ako." Sabi niyang ganun. Tapos sabi ni Mandabs po, "Sige-sige, Lola, ako nang bahala dyan sa bag mo." Eh di, hindi naman niya hinawakan, hinayaan niya lang dun sa may lapag na andun lang, binabantayan niya. Pagkalipas po ng mga ilang oras, siguro mga isang oras mahigit po, yun pong Lola ay hindi po bumalik. Hintay po nang hintay po siya doon. Ang tagal bago bumalik. Ayun, mga 2 oras bago dumating yung Lola. Tapos sabi ng Lola, "Oh, ayan. Ayan yung lalaki na yan. Siya yan. Siya yung kumuha ng bag ko. O, kita mo yung bag niya? Ng bag niya sa gilid niya. Yan, bag ko yan. Siya po yung nagnakaw ng bag ko." Wala. Tapos, sabi po ni Mandabs, "Ano pinagsasabi mo? Ano sinasabi mo akong kumuha? Di ba sabi mo, iwanan lang yan dyan. Tapos babantayan ko. Tapos ngayon, pagbibintangan mo ako." Tapos sabi po ng Lola, "Ay hindi, ikaw to, mamang pulis, hulihin siya. Siya talaga po yung kumuha ng aking bag." Tapos yun, dinala na po siya ng pulis. Pero sabi po niya, "Ay hindi ako sasama." "Bakit ako sasama? Wala naman akong ginagawa." Sabi ng pulis, "Hindi. Kailangan sumama ka sa amin. Wala. Sa
Sama ka, sama. Tara, sumama ka sa presinto. Doon ka magpaliwanag. Tapos, sumama po si Mandy. Ngayon, pumunta sila doon sa may Quezon City Circle. Tapos, dala niya po yung sasakyan. Yung matanda, kinuha na po yung bag. Tapos, habang nasa sasakyan, loob sila ng sasakyan, sabi ng pulis, "Oy, bata, umamin ka nga na kinuha mo yung bag ng matanda. Kaya, pwede na natin pag-usapan to kahit hindi na po tayo pumunta ng presinto. Dito pa lang, pag-uusapan na natin to. May 1,000 ka dyan. Bayaran mo na lang." Sabi ni Mandy, "Wala akong pera. Galing akong probinsya. Kadarating ko lang, pumunta agad ako dito sa mall. Naguliwaliw ako. Hindi nga ako makabili ng aking pagkain. Gusto kong kumain dun sa mall. Wala akong makain. Tiniis ko nga yun. Tapos sasabihin mo, saan ako kukuha ng 1,000 na yan?" Sabi ng polis, "Kahit 500 na lang." Sabi ni Mandy, "Wala nga po akong pera. Kadarating ko nga lang po." "Grabe ka naman, wala kang pera. Di 100 na lang." "Naku, mamang polis, wala nga akong pera." Sabi ni Mandabs ng ganito. "Ay naku, halika nga dito." Tapos ayun po, pumasok sila dun sa may loob ng Quezon City Circle. Ayun, meron po doon gutuhan, sabi ng pulis. "Ayan, nakita mo yung gutuhan na yan? Pumunta ka dyan. Sabihin mo sa ali, nabibigyan ka ng 2 goto. Di, dali-dali naman po pumunta si Mandy doon sa may gutuhan. Tapos sabi niya sa ali, ali, sabi po ng mamang pulis doon, pahingi daw po ng goto." Sabi ng ali, "Anong hingi ng goto? Umalis ka dito. Sa panahon ngayon, walang libre-libre. Umalis ka, umalis." Tapos, bumalik na lang si Mandy doon sa may mamang pulis. Sabi niya, "Mamang pulis, sabi po ng ali, wala daw po libre-libre ngayon." Sabi ng pulis, "Ha? Sinabi niya ba yun? O sabihin mo, kahit lugaw na lang, wala ng karne, lugaw na lang tsaka itlog." Di pumunta naman si Mandy doon. Sabi niya, ali, kahit ano, wala na daw pong karne, lugaw na lang po tsaka itlog, okay na." Sabi ng ali, "Ano ba? Sabi nga walang libre dito eh. Sugamal ka sa trabaho. Alis. Tapos bumalik na naman po si Mandy doon sa 2 pulis. Sabi niya, "Mamang pulis, ayaw talaga eh. Ayaw talaga niya mamigay. Wala daw talagang libre sa panahon ngayon. Ganun ba? Sige. Balik ka doon. Sabihin mo, kahit itlog na lang, 2. Ay di, balik na naman si Mandy doon. Sabi niya, "Ale, sabi niya yung mamang pulis, kahit 2 itlog na lang daw." Sabi ng ali, "Ang kulit kang bata ka! Sabi na lang walang libre ngayon ang kulit mo ah! Lumayas ka dito! Alas!"
ka. Tapos balik-balik na naman si Mandy doon sa mamang pulis na dalawa. Sabi, mamang pulis, ayaw niya talaga mamigay eh. Ah, ganun ba? O sige, itong batuta na to, dalahin mo. Punta ka doon. Pag hindi pa namigay, pagkambalusin mo na yung mga paninda niya, ha? O lakad na doon. Takutin mo. E di pumunta nga naman doon si Mandy sa Ali. Sabi niya, Ali, sabi ng mamang pulis, pag hindi ka daw po mamigay ng itlog, akambalusin ko na daw po yung mga paninda niyo. Sabi ng Ali, araw! Tarantado kang bata ka! Subukan mo! Ay di, ang ginawa ni Mandabs, binatuta nga niya yung mga panindayan. Ay yun, nag-upside down lahat ng paninda ng mga ali. Akala ng ali, nagbibiro lang siya. Ay tinutuo pala. Tapos yun, nataranta yung ali. Tumakbo, natakot. Tapos, kumuha si Mandy ng dalawang itlog. Meron pa naman natira, hindi naman nabasag yun. Kaya tapos, kumuha siya ng dalawang itlog at bumalik siya dun sa dalawang mamang pulis. Pagdating niya doon, hanap siya ng hanap sa mamang pulis. Nawala na! Asan na yun? Ikot siya ng ikot dun sa Quezon City Circle na yun. Wala na yung pulis doon. Naku, nasaan na kaya yung dalawang pulis na yun? Hindi niya talaga mahanap. Kaya yun, hanggang ngayon po, daladala po niya yung dalawang itlog tsaka batuta po. Ay, pastiglad na bata ito. Sabo na dampot yung kunto na yan. Lumayas ko dito. Layat! Kumalis ko dito. Pamasok ko sa kwarto. Bastos kang bata ka. Bakit ganyan mga kwento mo? Saan mo nang galing ng kwento na yan? Hala si Lola, bakit po ba kayo Lola nagagalit? Wala namang masama po dun sa kwento. Nagkwekwento lang naman po ako. Bakit naman po kayo nagagalit? Alis na! Alis! Pasok sa kwarto! Tabata na to! Tumigil ka! Pumasok ko na sa kwarto! Ano kaya nangyayari kay Lola? Magkukwento lang naman ako ha. Bigla na lang nagalit. Hindi ko talaga maintindihan si Lola. Ibang-iba na talaga siya ngayon. Palagi na lang siya nagkagalit sa akin. Matutulog na nga lang ako. Wala sa ayos si Lola. Ayan mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito po si Iska and Dalosa nagsasabing maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam!